Pagka-tandem ang mag-amang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Basil Duterte sa pagkwestiyon sa charter change. Pero kapansin-pansing tila nagbago ang tono ng dating Pangulo. Nasa frontline ng balita ngayon si John Aroa. Ang palabang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng charter change o pag-amyenda sa konstitusyon. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Sinabi niya yan ito lang Enero, pero sa prayer rally kahapon sa Cebu City, tila lumambot si Duterte. Wala ko yung problema kang presidente karon. Wala pa naman po. Ako mo suportar changes in the constitution, economic provisions, whatever. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Giit ng dating Pangulo, wala nang problema sa kanya kung economic provisions lang ang babaguhin sa saligang batas. Basta dapat daw hindi ito gagamitin para mapahaba ang kapit sa posisyon ng ilang opisyal ng gobyerno ng kasulukuyan at ng susunod na administrasyon. Ayaw pag-usba ang konstitusyon para pabor kanimo ng muling kuray diha o ngayta pag-usa ka termino. Komportable na ta sa unum katuig one term. Let us stick to that. Ang anak naman ni Digong na si Davao City Mayor Basil Duterte pinatutsadahan si House Speaker Martin Romualdez na itinuturong nasa likod ng People's Initiative o pagpapapirma para sa tsa-tsa. Bagay na ilang beses namang itinanggi ng speaker. Isog lang ka kay speaker kagaroon. Speaker lang ka kay tungod. Ang igagaw rin mo, presidente, mauna! Pati si PBBM binira ni Baste at kinumpara sa scammer dahil sa hindi pa rin natutupad na pangakong presyo ng bigas. Kabalo mo, unsay pinagada kong pinakakatauanan aning tanan. Ibakak din mo ng tagpahinti nga bugas. Diha kasayop. Diha kasayop. Scam! Tawag, anak! In short, walang direktang sagot dyan si Pangulong Marcos, pero naglabas siya ng bagong vlog kung saan nabanggit ang mahal na bigas. Paliwanag niya. Talaga naman, hindi natin maiwasan na makita talagang nagiging problema ang pagtaas ng presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Pero kung titignan po natin, kahit na yung mga nage-export na mga bansa ay tumataas din ang presyo nila, halos katumbas lang ng pagtaas ng dito sa Pilipinas. Sa Vietnam, where they export millions and millions of tons every year. Sa Thailand, ganun din. Ang pinsa naman ni PBBM na sa Speaker Romualdez, wala rin direktang tugon kay Mayor Baste, pero sa pagdalo niya sa bagong Pilipinas caravan sa Sultan Kudarat kahapon, nagpasa rin siya sa mga kritiko. Hindi tayo titigil kahit anumang pambabatikos at panira ang ibato sa atin. Ipinangako ko po itong bagong Pilipinas Servicio Fair ay mananatiling nakatutok at paglalapit ng servisyo at ayuda sa bawat Pilipino. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, may an Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.